Sa ikalawang sona ni Pangulong Aquino, ano ang maaasahan natin? Ang kanyang mga nagawa, mga bagong pangako, o mga banat sa nagdaang administrasyon? Kaugnay niyan, makakasama natin si Presidential Communications Development and Strategic Planning Secretary Ricky Carandang. Magandang umaga, Secretary Carandang. Good morning, Hawi. Magandang umaga sa lahat ng nanonood ng News to Go. Ricky, so bilang kasama sa trabaho mo, yung pagbuo, yung tumutulong ka sa pagbuo ng SONA speech ni Pangulong Aquino. No? So, ano na yung status nito? So, matagal na bang nakahanda ito? Nakasalang na ba ito? Hindi. Actually, the finalized lang talaga nung kahapon. Kahapon. The structure was in place by Friday. Most of the items were there. May konting last-minute proofreading at editing lang na ginawa namin kahapon. Mm-hmm. Pati yung translation, tinapos din natin namin kahapon. But it's been pretty much finished siguro since Friday. So, ano yung process nito? So, si Pangulo mismo, parang kasama niyo nakaupo rito, parang hinihimay niyo ba yung speech or is he being more hands-off about these kinds of events? Very hands-on si Pangulo Aquino pag malaking talumpati katulad ng SONA, no? So what happens is I will gather my team, sasabihin ko sa kanila, this is what I think the president might want to say. Gagawa tayo ng preliminary draft base dun sa data na galing sa ibang mga departamento, no? Papakita natin sa kanya yan, and then based on that, we'll have a long conversation. Kami ni Pangulong Aquino. Just the speech. Two of you? Well, sinasama ko na yung speechwriting team para makita rin nila yung thought process ni Pangulo, no? So we go over that, and then after that, yung initial marching orders, babalik tayo sa office, gagawa tayo ng speech based on the data, based on what he said. We'll go back and forth, no? Sa totoo lang, very hands-on si Pangulo. Nung Friday ng gabi, hating gabi, lampas hating gabi, nandun po siya sa office ko, kasama yung mga speechwriters, talagang tinitignan niya yung speech at meron siyang mga sinasuggest. Kahit po yung wording ng ilang mga sentences, ay galing kay Pangulong Aquino yan. So it's very hands-on. So you manage or supervise the team of speechwriters of the president? That's right, that's right. And then, so I guess yung tumutulong dito, yung A writers niya, no? I'm sure hindi lang naman, siguro, ilan ba yung mga speechwriters ni Pangulo? So dami ng mga speeches niya. Araw-araw, meron siyang speech. No? So, we have a core team of about 5 and then tumutulong dyan si Yusek Quezon, ako, may mga pwedeng tumulong. So, pag ganitong klaseng speech, umaabot ng mga 8 hanggang 10 ang tumutulong dun sa pagsulat ng speech. Tapos, hindi pa kasama dito yung sa PMS. I want to say, salamat din sa mga presidential management staff. Ang laki ng tulong nila dito sa research part ng naman, no? Opo. So, ano yung overarching theme? Ano yung major theme nitong speech niya? Katulad ng sinabi ko sa media kahapon, no? Transformation, pagbabago ng ating lipunan. Nahalal si Pangulong Aquino sa pangako na babaguhin niya ang ating sistema, ang ating gobyerno, ang ating lipunan. So ano ba ang naibago na natin? Ano pa ang kailangan pa natin trabahuin para patuloy na itong positibong pagbabago? So it's really more of a kind of a vision thing. So it's forward-looking, no? Oh, well, hindi mo maiwasan. May mga elemento sa isang SONA na talagang, kumbaga, SOP, no? Ano ba ang sitwasyon? Ano ba ang ginawa namin nung nakaraang taon? At ano ba ang balak natin gawin moving forward, no? Lahat yun, kahit sinong presidente, may mga ganong klaseng elements dun sa speech. At kasama po yun dun sa speech ni Pangulo Aquino. Pero, maliban dun, yung sasabihin din ni Pangulo Aquino, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa Pilipinas? So, siya ba nagdesisyon na magiging Filipino? Filipino yung speech, no? In Filipino language yung speech, no? Mm-hmm. Hindi ito Ingles, right? Oo. Kahit yung nung nakaraang taon, Tagalog din yung speech. Kasi para sa kanya, sino ba talaga ang kinakausap ni Pangulo Aquino pag nagsusona? Yung mga tao sa loob ng batasan, yung mga politiko, yung mga diplomat, o yung taong bayan? Mas maiintindihan ng taong bayan yung ibig sabihin ni Pangulo Aquino kung magsalita siya sa Tagalog. Kaya si Pangulo Aquino, tuwing nagsusona yan, Tagalog talaga. Well, may nagbabatikos na parang may fixation sa nakaraang administrasyon, itong kasalukuyang administrasyon, no? Itong SONA ba, may bahagi, sinabi mo na, may bahagi na nakatutok dun sa mga problema. Siyempre, siyempre, alam naman natin, may mga problema na namana sa nakaraan, no? So, ano ba yung angulo nyo dun sa nakaraang administrasyon dito sa darating na SONA? Well, hindi mo maiiwasan na mababanggit yung nakaraan, no? Kasi kaya nga siya nahalal dito at yung mga sitwasyon na inaayos niya ay may kinalaman dun sa nakaraan. So, kailangan banggitin yan. Pero, it's not going to be about the past. It's about the future. And, that's really what this speech will be about. Okay, so since the
first persona, may nagkaroon ng mga high points, may low points din, no? Alam natin yung isa sa mga low points sa nakaraang taon, yung August 23 hostage tragedy. And of course, medyo, we took a black eye internationally. No? So, of course, it's water under the bridge. Pero para sa inyo, para kay Pangulong Aquino, ano yung pinaka-importanting leksyon ng experience na yun, ng incident na yun, and paano yung ina-apply ngayon moving forward? Meron bang nangyaring pagbabago dun sa governance, leadership style, or sistema, institution? Or... Well, ang nangyari sa hostage crisis is the decisions that were being made were being based on what we were getting on the ground, which turned out not to be correct. No, hindi ko na babalikan yan. Pero I guess yung natutunan namin dun is you verify, you double check, you make sure na yung ang sinasabi palagi ni Pangulong Aquino, the wrong analysis leads to the wrong solution. So talagang sinisigurado natin na pag meron tayong panukala, meron tayong programa, talagang pinag-aralan ito at talagang binusisi yung mga detalye para sigurado tayo, makakaasa tayo na yung inaasahan nating magiging epekto nitong programa ay mangyayari. Okay. Greatest success sa tingin mo? Ako, no, ito personal kong pananaw, no, ang greatest success sa tingin ko yung pagbabago sa isip ng tao. Dati kasi yung pag tinignan mo yung gobyerno, parang napakasama, walang ginagawa para sa taong bayan. Ito nakikita natin dun sa budget na ginawa natin last year at sa budget na isasubmitin natin sa Kongreso ngayong linggo. Nakikita mo na talagang siniseryoso natin yung pagpapatas ng ating lipunan. May mga we've had 10 years of economic growth, hindi naman nakinabang yung mahihirap. So yung mga programa natin talagang sinisigurado natin na kapag umangat yung ating ekonomiya ay lahat tayo makikinabang, hindi lang yung mayayaman. And that is for me the biggest accomplishment, no? Yung ganun na ang inaasahan ng tao sa gobyerno nila na gagawin ng gobyerno nila yung dapat gawin para matulungan yung mahihirap. Okay, so yan ang tingin mong greatest accomplishment sa nakaraang taon. Yung biggest disappointment naman, nothing's perfect. So, well, katulad nga ng sinabi mo at sinabi din ni Pangulong Aquino to, siguro yung biggest disappointment niya yung nangyari dun sa hostage crisis. It happened early on and as you said, we took a black eye. We've taken a long time to repair the damage and I think we've learned our lessons from that. So okay. Yun talaga. Kahit si Pangulong Aquino ang tanungin mo, yun talaga yung pinaka low point. Okay, may mga tanong din yung aking partner sa Batasan, si Cara. Yeah. David. Cara, are you there? Yes, good morning, Howie. Good morning din, Secretary Karandang. Isa sa mga issue rin na nangyari nitong nakaraang taon ay yung reproductive health bill. Mapapasama po ba ito dun sa SONA mamaya ng Pangulo? Pag-uusapan ba niya ito? Cara, hindi, no? Hindi masyadong pag-uusapan yung reproductive health dito. Mm-hmm. Although that is one of the things that we're working on this year, no? Pero dito po sa talumpati na ito, ay wala tayong masyadong pag-uusapan tungkol dun sa reproductive health. Ibig sabihin ba nun, hindi kasama sa priority ng Pangulong Aquino reproductive health bill? Well, hintayin na lang natin yung talumpati ni Pangulong Aquino, no? Ayoko siyang pangunahan. Pero huwag tayong umaasa na magiging malaking bahagi ang reproductive health dito sa kanyang talumpati. Okay. Yung Freedom of Information Bill ay itinututukan rin lalo na ng mga mamamahayag. Ito ba'y mapapasama or hindi rin? Sinabi na ni Butch Abad, no, ni Budget Secretary Butch Abad na hindi po kasama ang Freedom of Information Bill dito. Paliwanag ko lang, no, nasa ilalim po ng opisina ko yung pag-review at pag-draft ng Freedom of Information Bill at patuloy kami nakikipagkonsulta sa mga stakeholders. Mm-mm. At kay Congressman Erin Tanyada, no, ang advocate nito. Pero sa ngayon, hindi pa namin na ipapakita yung final version kay Pangulo Aquino. Mm-mm. Kaya hindi pa niya na-aprubahan ito. Kaya hindi maisasama sa SONA yung FOI bill. Secretary Ricky, siyempre naging issue po dati yung leakage. Sabi niyo, huwag natin pangunahan ng Pangulong Aquino. Ngayon, sigurado ba talagang walang leakage ng SONA ng Pangulo? Well, first of all, Cara, no, na-intriga ako doon. No? Siyempre, galing ako sa media. So, siyempre, medyo na-intriga ako doon. Mm-hmm. Alam naman siguro ng mga nakatrabaho ko sa media after this one year na hindi ko gagawin yun. No? At hindi ko ginagawa yun. Anyway, ganito ang ginawa namin. Itong final version, nabuo lang ito kahapon. And ang meron lang nito, yung itong final version, ay iilan lang. Kahit yung ibang mga miyembro ng kabinete, ay hindi natin nabigyan ng final draft. No? May mga may second draft, third draft, pero yung final draft, kahit yung mga kabinete, wala. Mm-mm. So,
halos nakakasiguro tayo at ginawa na natin ang lahat ng magagawa natin sa ilalim ng aking office na magkaroon na, na makasigurado na hindi magkaka-leak itong zona natin. How does it feel to be on the other side of the fence? Dati magkakasama tayo dito sa hanay ng media na nagre-report, tapos ngayon nandun na po kayo sa gobyerno ngayon na ngayong zona, well, hindi na kayo nagre-report tungkol sa zona. Oo nga, Kara. Iba talaga, no? After one year, hindi pa rin ako masyadong sanay na, na dito sa trabaho na on the other side nga, ika mo, no? So, still getting used to it. Although after one year, I guess you could say I've learned what to do. Thank you very much, Secretary Ricky Howie. Salamat, Kara. May mga ulat na lumabas na nakapili na raw ng bagong ombudsman, si Pangulong Aquino. Baka gusto mo nang i-reveal well, dito. Sinabi ni Pangulong Aquino last week sa media na ia-announce na niya kung sino yung bagong ombudsman sa mga susunod na araw. No? Kung hindi man lang may announce niya ngayong araw na ito, ay siguro within the next few days, malalaman na natin kung sino yung bagong ombudsman. So, mahirap bang nahirapan ba siya maghanap ng bagong ombudsman? Hindi, gusto lang niya talagang sumunod sa tamang proseso. Gusto niyang himayin yung mga qualifications ng mga potential appointees. Alam natin kung gaano kahalaga ang pagtatalaga ng tunay at dedicated na ombudsman diyan sa pwesto na 'yan, no? So talagang pinag-ingatan natin yung pagpili ng bagong ombudsman. Yung kapalit naman ni dating Bureau of Corrections Chief Diokno, Ernesto Diokno, meron na bang naiisip na kapalit? I think meron nang naisip na kapalit si Pangulo Aquino, although hindi pa niya ina-announce. Pero pagkaalam ko, meron na siyang napupusuan para doon sa pwesto na yun. So, I guess also in the next few days, maririnig din natin kung sino yung papalit kay Mr. Diokno. Any gimmicks for the SONA? Ano bang may naiisip ba kayo? May naiisip ba kayong pakulo? Wala namang pakulo. We will have yung pag nagsasalita si Pangulo Aquino, may kasamang maikling audio visual presentation, pero wala tayong kumbaga mga bangkang papel boys or wala naman pong ganoon. Wala. Hindi naman. Oh, hindi naman yung estilo ni Pangulo Aquino. So, we will not do that in the SONA. Okay. And where will you be during the SONA itself? There, of course. No? Nandun po ako sa batasan, nanonood at nakikinig kay Pangulo Aquino. Okay. Maraming salamat, Secretary Ricky. Salamat din, Howie.